2024 National Expenditure Program, aprubado na ni Pangulong Bongbong Marcos. 5.768 trillion pesos ang proposed budget para sa susunod na taon, higit sa 9.5% na mas mataas kumpara sa budget noong 2023 na 5.268 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, prioridad pa rin ang paglago ng ekonomiya, pagbangon sa pandemya at pagkontrol sa inflation. Ibibigay sa Kongreso ang panukalang 2024 budget ilang linggo matapos ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 24. Sa anibersaryo naman ng Department of Public Works and Highways, inutos ng Pangulo na dapat natatapos sa tamang oras at pasok sa budget ang mga proyekto ng kagawaran. Executive Director ng ipinasarang ampunan na Gentle Hands Incorporated, inireklamo ng kidnapping at failure to return a minor. Ayon sa single mom na nagsampa ng reklamo, umabot umano sa halos 4 na buwan sa poder ng Gentle Hands ang kanyang 1 taong gulang na anak. Binalikan daw niya ang bata noong Pebrero pero ayaw na raw itong ibalik sa kanya ng ampunan kahit may sertifikasyon siya mula sa LGU. Isang bata sa mga na-rescue nang mag-surprise inspection ng DSWD sa ampunan kaya naibalik na ang bata sa kanyang ina. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Charity Graff. Pero ayon sa kanilang abogado, wala pa silang kopya ng reklamo at sasagutin nila ang anumang reklamo sa tamang forum. Makaigaw ang saksi at ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.